YouTube, kamusta? Good morning! Magandang tanghali! Good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga kasama po namin, mga nakakakwentuhan namin dito po sa Papong TV, ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat, mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayong tumutulong. Araw-araw po tayo nag-upload ng mga video, mga kapatid, para marating natin at mag-guide naman po natin yung mga kaibigan natin na namumblema sa usapang relasyon. Pag-usapan natin ngayon, mga kapapong, kung tayo ay nasa sitwasyon na kung saan parang naiipit tayo, kumbaga parang nahihirapan talaga tayo at hindi na natin alam kung paano pa tayo didiretso. Tayo po ba ay mag-move on? Tayo po ba ay magle-let go? Ano ba? Pupush pa po ba natin? Hahanap po ba tayo ng sagot? Pag-usapan po natin ngayon, mga utol, kung halimbawang tayo po ay nasa sitwasyon na talagang gulong-gulo tayo at hirap na hirap tayo na hindi natin ma-analyze kung tayo ay mag-move on pa or ipupush pa po natin ang taong mahal natin, mga kapatid. Bilang dating relationship recovery coach, since 2015, ako po ay hindi tumitigil para humarap ng mga kasagutan at mga solusyon, mga bagay na epektibo para maihatid naman po natin sa mga tagapanood po natin, mga kaibigan natin, mga nakakasama nating kapatid, dahil alam ko po bilang dumper at dumpy, alam ko po na ito po ay hindi po ganung kadali. Dahil alam ko po na ito po ay makakatulong po ng malaki sa mga nangangailangan po ng assistance, mga kapatid. Magandang pag-usapan niyan today dahil alam ko may mapupulot tayong aral. Pero bago yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back! At magandang araw po sa inyong lahat, mga kapapong. Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sana maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page, dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga short video at syempre po mga tugon, mga sagot po sa atin sa mga nagtatanong sa ating comment section, mga kapatid. Malapit-lapit na rin po tayo mag-live dito. Syempre pinaghahandaan po natin yan at yan po ay mangyayari dito po sa page natin. Maraming salamat po. Talakayin na natin ngayon, mga kapapong, kung halimbawang nag-iisip tayo ng mga paraan at solusyon kung paano ba natin malulusutan ang dinaranas natin sa kasalukuyan. Isa po sa mga binabantayan at tinututukan po natin ay yung usapang atensyon. Yung aspetong atensyon, mga kapatid. Dahil alam naman po natin na pagka wala po talaga ang atensyon sa atin, ay talagang lalayo po ang taong mahal o nagugustuhan po natin dito, mga kapatid. Kung wala ang atensyon na kahit anong gawin natin, ay talagang hindi po natin makukuha ang oras at effort niya. Dahil possible po na sa kasalukuyan ay negative thoughts ang nakikita niya sa'yo. Kumbaga, banggitin pa lang ang pangalan mo ay negatibo na kagad ang naiisip niya. Sa ngayon po, to be honest, ay wala po tayong masyadong magagawa. Kasi ito yung mga situation, the more we push, ay lalong lalayo pa nga po siya sa atin. The more we try to prove kung ano yung nararamdaman natin, ay mas doble siya magte-teleport papalayo sa inyo, mga utol. The thing is, tulad nga po ng sinabi ko, negative thoughts. Kumbaga medyo masama ang karakter at aurang nakikita niya sa atin. Malamang na malamang po dyan ay wala po siyang nakikitang excitement at inspiration, mga utol. The only way to change yung tingin niya sa atin, mga kapatid, is to change your life. Or baguhin po natin kaagad-agad. Nga lang sinasabi ko, kung maaari lang, 360 turn ang makita niya sa atin, mga utol. Ito po ay hindi po madadaan sa 24 oras ay bigla kang nagbago. Or let's say, tatawag tayo dun sa taong nagugustuhan or mahal natin, taong nag-reject sa ating mga utol. At sasabihin po natin na tayo po ay completely nagbago na. Tayo ngayon ay biglang ito, tayo ngayon ay biglang may tinatahak na landas, mga kapatid. Maniwala po kayo, mga utol, hindi po siya kagad maniniwala dito. At ito po, sigurado ay oo-ohan niya lang, pero babantayan pa rin po niya ang mga actions na gagawin niyo po further. Ang kalmado at talaga naman pong sincere, desidido na ma-reach yung goal mo at vision mo, ito po ang tanging sekreto sa mga ganitong klaseng sitwasyon. 360 will put him or her in a position para mag-doubt
sa nagawa niya sa inyo. Kumbaga, halimbawang nag-break kayo mga utol or na-reject ka niya, syempre magkakaroon po siya ng self-doubt dito. Dahil kumbaga makikita niya at bigla siya may impress, magkakaroon po siya ng excitement once na biglang na-turn niyo po yung event. I'll tell you a secret, mga kapapong. Yung mabalitaan, maramdaman, at malaman niya na ikaw ay nagbago na, ay medyo madali-dali lang po naman. Ang medyo mahirap po dito, ay gagawin mo na hindi obvious sa mga mata niya. Kasi syempre, ang mga dumper, ex, or taong nag-reject sa atin sa kasalukuyan, mga utol, ay very, very, very sensitive. Sila po ay very sensible sa mga makikita niya sa inyo. Automatically, kung kayo po ay magtatrabaho, or let's say, may itatayo yung business, or let's say, magpapakita na kayo po ay nasa labas, or magpapakita na kayo po ay nagsasaya, mga kapatid, obviously, magsisignal sa kanya na ito po ay para sa kanya. Kaya nga po, in order for these situations to work, ay kailangan gawin nyo po ng kalmado at talagang sincere. Hindi po masyadong obvious at talagang balanse lang po, mga utol. To make it a little perfect, alam naman po natin na hindi po siya ganun kagad maniniwala. Pero kung makikita niya na meron kayong sincerity to move on or to let things go away dun sa complicated things na naranasan yung dalawa, ay magiging very, very effective po kayo, mga kapatid. Isa nga po dito, for example, is lagi ko sinasabi, ha, going outside. Alam naman po natin na ang taong depressed ay nahihirapan pong humakbang papalabas ng bahay. Normally kasi ang instinct magkukulong, hindi makikipag-usap, hindi makikitropa, at kahit kailan ay hindi po inspiradong gumawa ng mga fun things at events. Ito po ay isang senyales na kayo po slowly ay parang nakaka-move on, lumalakas-lakas. It will affect your dumper, mga utol. Kung halimbawang makikita niya kaagad-agad, it will literally affect him or her. Kung halimbawang makikita niya na kayo ay nasa labas. Isang example dito is kung halimbawa makikita niya kayo sa isang place together with some group of friends at kayo po ay nagsasaya na nagsasaya. Okay, sabihin na natin na siya ay hindi kagad maniniwala sa mga ngiting makikita niya, pero it will make an impact for him or her dahil unang-una, nasa labas kayo, mga kapatid. Pangalawa, merong mga friends na kapalibot sa inyo na talagang nagugustuhan yung company nyo. Meaning to say, may mga taong interesado pa rin po sa atin. Ito po ay napakalaking bagay, lalong-lalo na kung ma-execute nyo po, for example, sa social media, mga kapatid. Ang social media, FB, Instagram, ito po ay may malaking gagampanan sa isang breakup or rejection na nararanasan po ng mga tao. Ito po ay may definition to enhance people's life. Lalong-lalo na po kung halimbawang kayo po ay nakikipag-communicate sa kanya in a way na ginagamit po ang mind games, mga utol. Napaka-epektibo po ng social media. Kailangan po nating gawin at ipakita sa kanya na kayo po ay out there, nasa labas, having fun at full of inspiration. Susi dito ay bigyan niyo po siya ng hint sa mga nangyayari sa iyo after nga po ng complicated situation na dumating po sa inyo. Kung ito po ay in a form of rejection, okay lang naman po na palipasin po natin kahit mga ilang araw. Pero after that, bigyan niyo po siya ng blow na you are having an amazing life, mga kapatid. To seal the deal, dagdagan po natin ang mga positive changes sa appearance natin. New haircut, new outlook, bagong aura, mga kapatid, bagong pananamit, bagong estilo, bagong manners and character. Ito po lahat ay makakatulong kung halimbawang tayo po ay nasa situation kung saan pinapakita po natin sa kanya ang pagbabago natin. Hindi lang po ito having an outside life or having some new friends, having fun. Kailangan mag-match din po ito at mapansin din po niya na kayo po ay may malaking pagbabago na po sa itsura. Ito po ay magiging very effective, mga utol, dahil sabi ko nga po, ang mga dumper, taong nag-reject or ex natin will be very sensitive kung ano man yung mga changes or development na mangyayari sa'yo. Ito po ay pagkakataon para patunayan natin yan, mga kapatid. Kaya lagi ko nga pong ipinapaalala, hindi po ako nakakalimot na importante talaga na kayo po ay mag-self-heal at ma-develop kaagad-agad. Hindi po ito basta ipinapayo, mga utol, dahil ito po ay may malaking maitutulong talaga. Lalong-lalo na kung kailangan po nating baguhin ang perception niya po sa inyo. Ang taong nag-dump, nag-reject, umiwan po sa atin, mga utol, ay mayroong ine-expect after that certain situation. Ine-expect po niya na kayo po ay hindi magbabago,
madidepress. At yung taong iniwan nga niya, for example, na siya po ay ex natin, ay magiging ganun pa rin for quite some time. Kaya nga po sabi ko, napaka-sensitive nila sa mga oras na to. Kaya dapat kung gusto mong gumawa ng impact, ipakita niyo po on how exciting ang buhay mo ngayon and how inspiring ang nangyayari po sa inyo ngayon. Dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan at naka-reach out po tayo dun sa mga kaibigan natin na namumblema po sa paksang ito, mga kapatid. Patuloy po nating suportahan ang mga YouTuber na Pilipino. Bantayan, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.